Trey, itira ako sa mall for 24 hours nang hindi napapansin. Here's why. This is a mall. This is me. And for the past 100 days na wala ako dito sa YouTube, sa tingin nyo saan ako napunta? Tama, dito sa mall. Init eh. Wala kami aircon. That's why I, Sharon Navarro, titira sa mall dahil wala kami aircon. Di pa ako umalis, pero pinagpapawisan na ako. Shit! Let's go! Ang oras natin ay 2:01 at sobrang init sa labas, pare. Timer starts. Now, ang magiging kalaban lang natin dito yung mga guard at yung mall hours. From 10 AM to 9 PM lang bukas yung mall eh. Kailangan natin maging low-key para hindi tayo hulihin ng guards. Baka ko na pre, may araw na ako. Kailangan ko makahanap ng pabango. Papakitaan ko yun ng life hacks. May araw na kasi ako. Mayroon po ba yung mga perfume dito? Mayroon, panlalaki? Panlalaki po. Oh, okay. Dito muna ako, hanap ako ng budget friendly. Thank you, Watson. Whee! Hour 4! Ang hirap palang matulog sa mall kasi ang daming dumadaan. Tapos ang ingay pa. Mapapaisip na lang talaga ako ano bang ginagawa mo sa buhay mo eh. So meron pa tayong 20 hours. Anong gagawin natin? Andito na ako sa point na hindi sapat yung lamig. Alam niyo yung feeling na hindi ko lang yung gagawin ko. Pero okay lang. Isipin mo boy, only aircon ako dito. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na dapat low-key lang tayo? Kasi pag hindi, kukunin ng guard yung footage natin. No! God! Please! No! No! Oh my goodness, buntik na tayo doon, pre. Nakita mo yun? Nakita ko sa screen. Napapunta na sa akin. Pinatay ko na yung cam, kumilos na ako agad. Ah, alam ko na pre, since 24 hours nga pala tayo dito, kailangan lang natin patayin yung oras natin. The goal is simple, survive for the next 20 hours and enjoy. Hanap ako ditong massage. 50 pesos po ate. Aray, sakit. Aray, sakit sa likod tuloy. Di ko nag-i-enjoy. Ayun ata yung massage na imbis na sumarap yung pakiramdam ko. So bakit yung likod ko? Ang sakit ng likod ko, pre. Parang pinagsasuntok. Kala ko may iibsan yung sakit ng likod ko. Walang yan, lumala, pre. Ang sakit. Aha! Wala palang power yung saksakan. Isang battery na lang ang meron ako. Hindi pa nga tayo natatapos sa 24 hours, wala na tayong battery. Loh! Paano yan? Edit tapos na yung video. Ano bang solusyon? Ang naiisip mo ngayon, Shanner. San kaya pwede maka-charge? O, bakit kami ang tinatanong mo? Kami ang nanonood, kaya mag-isip ka ng mabuti. Oh my goodness. Alam ko na. Sa oras na to, kalaban na natin ng buong mall. Wala na akong pake. Kung kukunin ng guard ng mga footage ko, kukunin ko na ang last money ko. At maghahanap ako ng babayaran ng 100,000 pesos. Siyempre, joke lang. Titignan natin ng Starbucks. Si Balita, pwede ako may charge dito. Bibili ka lang ng pinakamalit na drinks, tapos pwede ka na mag-charge. Pumasok na ako. Napansin ko na maraming tao, kaya sakto-sakto makapag-comoblanch tayo. Pero lumabas din ako agad. Ang iisip, parang palengke sa loob eh. Igay. Krispy Kreme naman. Alam nyo ba kung bakit Krispy Kreme ang tawag dito? Hindi ko din alam. Pagpasok ko, sinasabi ko na nga ba, puro cover yung socket nila. Puro mga socket yung saksakan. Magkano po bayad sa charge? Ay, libre lang po, sir. What? Libre lang? Akala mo may bayad? E di pag tumira pala ako dito ng 24 hours, may access ako sa libreng kuryente. Bakit walang lasa yung loob ng manok nyo? Tanong ko lang, Bonchon. Sarap! Ganun ako sumuntok! Kasi ang lakas ng suntok ni Manny Pacquiao. Kasi galit ako sa nangyari sa akin. Shanner, ano ba nangyari sa'yo? Ganito lang naman. May gusto kong upuan eh. Kaso ang dami laging tao. Yung tipong pag may umalis na nakaupo, may bigla na lang uupo ulit. So no choice akong umupo dito. Kasama si Pau Pau. Hindi ko lang alam, pero parang may weird feeling kay Pau Pau. Pau Pau?
Alam mo yun, kinakausap ko siya pero ayaw niya kausapin kaya naiinis na ako. Wag wang go man. Sa pool! After 2 years, makakapag time zone na din ako. And there is one thing na hindi ko nilalaro. Sa tingin nyo ba, bowling? Hindi. Basketball. Kobe Bryant, sumapi ka sa akin. Aha, si LeBron yun eh. Kita niya naman kung gaano kabano sumut, di ba? Pero okay lang, hindi naman ako professional. Kevin Durant! Hindi sumapi si Kobe Bryant eh. Sumapi sa akin si Shanner. Sakto pagkalabas ko ng time zone, may bolang hindi na shoot. Parang destiny. Parang tinatawag ako ng ring. Mavs phenomenon! Eto na! Eto na ang pinakamalupit! Tignan natin kung papasok ba ako sa PBA! Mavs phenomenon! But are you a different animal? And the same beast? Mavs phenomenon! Okay, ang oras natin ngayon ay 8:41. Lapit na mag-close ang mall. Chip! Hanggang ano oras lang yung mall? 9 lang. 9 lang? Since hanggang 9 PM lang ang mall, meron pa tayong isang problema. Saan tayo pwedeng matulog? Pero hindi tayo pwedeng matulog sa loob ng mall. Pero pwede tayong matulog sa tindahan na nag-ooperate ng 24 hours na nasa loob ng mall. So consider pa rin na natulog tayo sa loob ng mall. Nandito tayo ngayon sa labas ng mall. Pero pre, nasa loob pa rin tayo ng mall premises. Ibig sabihin, considered pa rin na nasa mall pa rin. Okay, what is the meaning of a mall? Go! A large building of series of connected buildings is containing a variety of retail stores and typically also restaurants. Okay. Ngayon alam na natin, nasa high street, pwede palang mag-gala-gala since consider siya na mall. Kasi diba market-market, sa tabi nun merong street na tawag ay high street. So that's why doon tayo pupunta. Shit, pre! Huwag lang kung pwede pa dumaan dito or bawal. Sa tingin ko, bawal. The Great Depression! Awit, pre! Basaan na ako. Hindi ko inaakalang uulan eh. Sobrang lakas. Uy! Basang basaan na ako, pre! Bago ko niyan! Airplane transition. Good morning, sleepyheads! It is hour 17. Sa totoo lang, ayaw pong bumangon pero kailangan ko na. Dahil today, meron tayong panibagong goal. Kailangan na natin makaupo dito kasi pag hindi, magagalit na. It is finally time to take my throne. Okay, magbubukas ng mall. Isa lang ang nais ko ngayong araw. Gusto ko lang maupuan. Gusto ko lang masubukan yung upuan na yun. Ayoko lang tumabi kay Pau Pau. Kaya pagpasok ko sa entrance, bumangurot na ako ng takbo. Nakita ko na may mga kasabay ako na mapunta mismo dun. At hindi ko inaasahan ang susunod na nangyari. Shit. Ay, sa wakas. Maniniwala po ba kayo tayo? Ha? Natulog ako dito. Ha? Dito ko, dito? Alas 9 na ako umalis. Nang dito? Sorry Pau Pau, pero eto na ata yung happy ending ko. Malamang nagtataka ka kung bakit ko ginawa tong video na to. To show you guys that we should be grateful sa bagay na meron tayo. Malamang sa malamang, merong nakaka-experience ito ngayon. Kaso, wala nga lang siyang YouTube channel at camera. Habang ako nagre-reklamo na wala kaming aircon, yung iba nagre-reklamo na wala silang bahay. Always be grateful sa mga bagay na meron ka. Kasi yung ibang tao, hinahangad yan. Ay, ako guys. Naniniwala ka ba pre na nagawa ko? 24 hours na ako nandito sa mall. 24 hours is not easy. Isa lang masasabi ko. Hindi pala lahat ng bagay na akala mo madali, madali. Meron pala. Ay, pare, thank you Lord. 24 hours is done. Ay, so lang matulog. Gusto kong kumain ng Bicol Express. Paano kaya kung gawin kong 2 days. Sa 2 days na yun, magsasama ako ng isang subscriber na lahat ng gagawin niya, sagot ko for 2 days. Ang tanong, G ka ba? And that's it for this-
this video. Maraming maraming salamat sa panonood. And shoutout kay Angel Nuestro at Celine Noblesa. Every week meron akong dalawang subscriber na shoutout. Kaya comment down below. Shanner, the Mall Sleeper. See you next week. Pre. Meron ko na tayo, pre. Meron na tayo! Alam mo ba, ginagawa ko ni boss? Ano ba yun? Titira ako sa market ng isang araw. Ngayon? Matira ako hindi. Oh, hello! One hey, day? Oo! Oh. Puntang ilaw! Saan tutulog, pare? Sa labas! Oh, sige. Ingat, tutulog ka, pare. Tutulog.